Hi guys, so welcome back to our channel. Yeah, dab. Yan. So tapos na namin 'yon. Ang gagawin naman namin ay table para dun sa mga ayan oh, mga laptop namin na kung nasaan saan. Next week, wala lang kang makikita mga ganyan kasi pupunta na daw sila mama, dadali na daw nila yung pang kisa may dito sa kwarto. So, kailangan ayusin na rin namin ito. Diba? So, yun. So, magbabaray na tayo. Kasi, sayang naman yung mga nandirito na tox, tsaka screw, yun na lang yung gagamitin namin. Mga maliit. So, yun na guys, ang ending. Si Daddy rin ang gumawa ng study table. Lahat ng to, mga tira-tira lang dun sa aming ginawang cabinet yan. Kasi nagluto ako eh. Mabilisan luto lang. Mamaya na lang yung medyo masarap. Diba, Dad? Yeah. Tapos, yun. Tapos ako, eto, nakahiga na naman tayo. Nahilo na naman ako. Tinignan ko, medyo mataas yung BP ko. Pero normal lang yun kasi gumagalaw na kami. And, ganito naman talaga, pag nagkakaroon ako, magkakaroon pala. Pag magkakaroon, kakaiba yung mga nararamdaman ko. Ayun ko ba? Ngayon lang naman to. Dati, pusun lang naman yung masakit. Eh, sabi nila, kapag nag-asawa, nawawala yung mga nararamdaman. Bakit ganun, Dab? Pag mag-aasawa, mawawala tayong mga nararamdaman. Ba't ganun, Dab? Gagawin niyang ganun. Nakikita niyo ba yun? Ayun, no? Parang magkaganun yung ano, yung paa ng aming table. Tapos yung isang side, naka-fix siya dyan. Fix. Ito yung isa. Lahat fix na namin. Si Daddy. Ayan na! Malapit-lapit na sa katotohanan! Dab! Ah! Ayan na guys! Nakikita ko na ang kabatungan ng aking mga kagamitan! Thank you Daddy Dab! Ayan, di ba kanina ako yung gumagawa? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Dab, anong ginawa mo nung nakita mong ako gumagawa? Ginawa ko na take over. Bakit? Kasi loves to loves kita. Daddy Dab. Sinet up na namin kanina. Binubutasan lang niyo yung mga dapat na butasan. Tingnan niyo kung ano yung maitutulong ko sa asawa ko. Ayan. Ganyan ako. Ka-supportive. Ayan ang aming table. Malapit na. Lalagyan na lang ng hole dito. Kasi lalagyanan syempre ng mga gamit. Ayan na. Tapos na si Daddy Dab. Ayan na, meron na sa baba. So, pagagandahin na lang. Tiba yan, no? Oo. Tiba yan. Tiba yan. Diyan kami kakain ngayon. Char! Day 2. Install na namin yung TV.
tagal nga ng internet namin, hindi ito na kami sa TV. Nalagay na niya. Hindi makapag-net. Na. So, dahil nagluto ako, nakita ko na, actually, tati ko pa naman ano, na walang lagayan itong mga ano namin, itong mga sandok-sandok tong. Eh, nakita ko, 35 pesos dun sa labas, kaso super haba. Super haba. So, yan na lang pinagawa ko. Yan o. Ito. Habang nagluluto ako, gumagawa siya niyan. Paleta. Para nasa moti pa rin ang bahay namin. Dito naman sa aming kwarto. Yan! Na-install na natin yung TV. May TV na tayo. Wala nga lang ano, mapanood. Kasi wala naman kami yung TV 5. Ay, wala naman kami yung TV Plus, yung mga ganun. Ayan, gulo ng aming kama. Kasi mag-install pa dito ng headboard. Eto, darating na yung aming kisame sa next Saturday. So, mawawala na itong ating mga kumot-kumot dyan. Kaya pala kami mga kumot-kumot dyan. Kasi kapag gabi, nag-aircon kami. So, para yung lamig, hindi siya umakyat. Di lumabas. Di lumabas. Ayan. So, yan na siya. Dito naman siya sa headboard area. Masasabi mo? Ha? Masasabi mo? Ang ganda mo. Thank you. Guys, ganyan yung magiging eksena ng aming headboard. Partner siya nung aming, ang tawag nito? Table, kasi pale-paleta lang nga dito sa bahay, diba? Yan. Parang Kubo Country Yard ang eksena ng aming, ano? Highballs. It's there na! Ayan na! Then, dito sa bandang taas, lalagay naman namin mga pictures. Then, doon sa pinakataas, another ganyan. Another set ng paleta. So, let's try! Guys, yan na. Nilagyan namin ng medyo, ano ito nalagyanan doon? No? Parang shelf. Kasi balak namin papatong na lang dyan yung ating picture. Yan na guys. Ito na yung ginawa ni Dad na headboard. Yan. Guys, ito na yung ginawa ni Dad na headboard. Yan. Ganyan din naman yung doon eh. Yung dati namin. Ito yung aming kama. Ito. Wow! Ang gulo-gulo na ng table. Kung ano na nandiyo dyan. Ayan. Gulo pa. So, ayusin ko pa yan. Hi, guys. So, tapos na kami sa ginagawa namin and napagod ako. Napagod din si Daddy Dab. And nag-rest kami for a while. Nakaganito na ako sa aming comforter dahil malamig na. Nag-aircon kami kasi nakakapagod nga para ma-relax naman kami. Si Daddy Dab ang nagluluto ngayon. Nandoon siya, nagluluto siya ng samgyup. Yun. Pero free na fry lang namin siya ngayon kasi nakakapagod. So yun. 5 pa lang pero magdi-dinner na ako, nagugutom na talaga. Kundi ako nakapag-merienda. So dinner tayo ng maaga. We're done eating our dinner cooked by Dabsy Boy. Tapos tignan niyo yung kalat. Ganyan siya pag nagkukuk. Ang unti lang naman yun. Grabe, diba? Disastrous. You know. Pero okay na yan, at least. Yan. Thank you, Dabsy Boy. Thank you for watching and sana na-enjoy niyo yung vlog namin and see you on our next vlog. Bye! Bye. Please give us a like and subscribe para updated ka sa mga videos namin.